Makakausap niyo po, Idol, si Marie Chris Avila. Isa po siyang OFW sa Dubai. Nirereklamo niya yung nakarelasyon niyang barangay chairman. Nakilala niya lang po ito, Idol, sa Facebook. Hindi pa sila nagkikita ng personal. And gusto daw po niya, Idol, na matigil na po sana yung pagbabanta at pagsasabi sa kanya na balandi siya or at masingil din po sa 10,000. Chairman ng barangay. Chairman po ito, Idol. Chairman! Oh, sir. Magandang hapon po. Chairman, nakarelasyon niyo pala itong si Marie Chris sa Facebook. Opo. Now, kayo pa rin ba ni Marie Chris o wala na kayo? Wala na po kami, sir. So, naging madugo ba yung paghiwalay niyo ni Marie Chris, sir? Hindi naman po, sir. Bakit po nagpo-post kayo sa social media na nagwa-warning kayo sa lahat na mag-ingat dito kay Marie Chris? Sir, ganito po, sir. Hindi ako nagpo-post, sir, kasi hindi ako may hawak sa account ko po, sir. Si Marie Chris po ang may hawak sa account ko po, sir, lahat noon pa. Kaya nga, nag-ano ko sa GC namin, sa barangay namin, sir, kasi siya na yung nag-open sa GC sa account ko po, sir. So, ang tanong ko nga, sir, sino po yung nag-post? Hindi po ako nag-post, sir. Wala akong post, sir. Di ko alam, sir, kasi siya na may hawak sa account ko, sir, Facebook ko. Kayo po, may asawa ba kayo, sir, binata? Binata po ako, sir. Binata. Meron po kayong girlfriend bukod kay Marie Chris? Wala na po, sir. Wala, sir. Okay. So, wala kay misis, wala kayong girlfriend. So, sino yung may motibo na para tirahin si Marie Chris, para siraan si Marie Chris? Hindi ko po alam, sir, kung sino. Kasi wala na akong Facebook, sir. Kaya nga, sir, ang may motibo lang sana, sir, na para siraan si Marie Chris sa madla, A, yung misis mo. Wala ka naman misis, sabi mo. Or B, wala. Yung girlfriend mo. And these wala. Two... na kaya nila gagawin yun sapagkat sila yung nagseselos at nagagalit kay Marie Chris. In this case, none of those two. So, sino po yung may motibo? Sabi mo wala. Ang may motibo lang ikaw kasi hiniwalayan ka na at sinisigil ka na niya ata ng 10,000. Ay, hindi, sir. Hindi ako sinisigil, sir. Ako, sir, nagbabayad. Ako, sir, matagal na ako nagbabayad sa 10,000 po, sir, sa kapatid niya po, sir. Pero kayo po yung umutang sa kanya? Sir, sa totoo lang po, sir, kung sa siyang nag-ano sa kinapahiram kasi para sa cellphone, pero hindi ako ano. Kaya tinanggap ko lang kasi pinapadala niya yung pera sa kapatid niya po. Okay, tapos tinanggap ko lang kasi nandiyan na, tapos binili ko. Tapos matagal binayaran yung pera po, sir. Binayaran mo rin yung utang mo. Sige po. Chairman, ba't ka nagkahiwalay ni Marie Chris, Chairman? Eh kasi, sir, dahil sa mga ginagawa niya, sir, parang ayaw ko, sir, kasi siyempre may tungkulin ako sa barangay. Tapos yung... ano ko lang, sir, parang siyempre busy ako. Sir, direct to the point, sir. Pasikot-sikot kayo, sir. Diretsyohan, sir, bakit kayo naghiwalay? Eh dahil, sir, sa hindi ko nagustuhan na yung ugali niya, sir. Kasi lahat ng account ko kinukuha na niya, sir. Parang kinukontrol na niya ako, sir. Ayun, okay. Kinukontrol ka. Paano ka kinukontrol? Dahil sa account, sir. Eh siya na yung gumagawa sa account, naghawak sa account ko. Pati yung mga nagme-message sa akin, hindi ko na alam kung bakit. Eh, siya na nag-ano sa account ko. Binigay mo ba yung password mo, kusa? Unang-una, sir, nanghingi siya sa akin ng password. Binigay ko, sir, para walang duda. So, pagbigay ko, hindi ko na ma-open yung ang account ko kasi pinalitan niya ang password. Oh, ba't mo kasi ginawa? Eh, kapitan ka pa man din. Bakit ka nagpauto? Kung totoo sinasabi mo, ba't ka nagpauto at binigay mo yung password mo? Dapat pang sarili mo lang yan. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Ba't mo binigay agad sa kanya? Eh, para magtiwala siya sa akin, sir, kasi wala akong time sa kanya minsan. Minsan lang ako may time sa kanya. Kaya binigay ko yung password ko. Ah, kasi, okay. Para magtiwala siya sa akin, tapos tama. Yun na nga, pinapagkita niya yung account password. Sige. Ko. Sige, sandali po. Marie Chris. Hello po, sir. Sabi ni Chairman, hindi raw siya ang nag-post ng mga paninira sa iyo sa social media. At ikaw raw may hawak ng kanyang social media account kasi may Facebook ka. Marie Chris. Hello, ma'am. Naputol, idol. Jenaline. Hello. Good afternoon po. Kaninong panig ka ba? Kay Chairman o kay Marie Chris? Depende po kung saan yung okay, saan yung maayos na ano katwiran. Oh, okay. Sige. So sa palagay mo, sinong nasa maayos na katwiran sa kanilang dalawa? Bakit po? Ano po ba yung nirereklamo ng kapatid ko sa chairman namin dito? Sinasabi ng kapatid mo, nag-post si chairman sa social media na nakasaad doon, mag-ingat kay Marie Chris. Huwag magtiwala sa babaeng ito kung anong mga pinagsasabi niya. Sir, kasi ang pagkakaalam ko po, ang may hawak ng mga account ni chairman, si Marie Chris, yung kapatid ko po. Kasi sa totoo lang po, yung isa, binigay na niya daw yun. Tapos pinalitan ng password. Tapos ngayon, naggawa ulit ng isang Facebook yung chairman namin. Pinalitan niya ulit. Kasi nga po, ang gusto ng chairman namin, walang duda, hindi siya pagdudahan ng kapatid ko. Kaya ang ginagawa niya po,
binibigay niya na lang. Okay, sino mas matanda sa inyo? Ikaw o si Maricris? Ako po. Okay, ate. Pa po. Kung ang insinuation mo na parang si Maricris na may kagagawa nito, anong dahilan ba't niya gagawin yon? Sisiraan niya kanyang sarili, sasabihin mag-ingat kay Maricris dahil si Maricris di mapagkatiwalaan, etc., etc. Bakit niya gagawin yon sa sarili niya? Yun din po nga ang tinatanong namin sa sarili namin, bakit ganun, bakit umabot pa kami sa ganito? Kasi po, nag-push siya noon about kay chairman at saka sa akin. Tapos ngayon, nagtaka na lang kami na may tumawag sa amin na kayo nga. De, kaya nga, kaya mami, di, na, nabasa niyo na po itong post? Babala, hindi namin po alam. Ito ma, makinig ka, babala sa mga nakakilala sa kanya. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa kanya. Kukunin niya po yung loob mo para ma-inlove sa kanya. Tapos kukuha ng impormasyon tungkol sa iyo. Pag nakuha niya, hahack niya Facebook mo. Tapos pag hiwalayan mo, mag-aaway kayo. Ang gagamitin niya, panakot sa iyo, ipopost kesyo mga discovery daw siya. Sa palagay niyo, gawain ba yan ng matinong babae? May asawa na pala, nagkikipagrelasyon pa sa iba. Ito nga po pala siya kasi hinak lahat account, etc., etc., etc. So, very clear ma'am. Tapos may picture dito si sister mo. So kung si sister mo ay magkagawa nito, bakit niya sisiraan yung kanyang sarili? Maricris. Ito po. Yung ate mo hindi kumakampi sa'yo, kumakampi kay chairman. Bakit? Po, hindi ko po narinig, sir. Chairman? Hello, sir. Pasensya na, chairman. May tanong lang ako straight. Director point. Nakapag-aral po kayo, chairman? Nakapag-aral sa'yo po, sir. Ano pong inabot nyo? College, sir. Okay. Kaya ako tinanong yan kasi sa text na ito, mali-mali yung mga spelling, mali-mali yung grammar. So very clear dito, may gawa nito ay medyo hindi nakaabot ng kuleyo. Or pwede lang papanggap-panggap lang yung gumawa nito na para hindi siya mahalata. Yun lang yon. Siyempre, kahit na isu-shortcut mo, nandun pa rin yung tamang spelling. Ang layo sa mga spelling. So mali-mali. Alam mo, Kesyo, yung Kesyo niya, K-I-S-U. Bisaya ho ba kayo, chairman? Tagalog? Bisaya po, sir. Okay. Si Maricris, Bisaya, Tagalog? Eh, Tagalog yun, sir. Oh. Eh, baka ikaw nga ito. Kasi may mga Bisaya dito, mga salita. Yung, alam mo, Kesyo, naging Kiso. Hindi ko po alam. Ano ba yung mga ano, sir? Kasi di ko alam ko, sir. Kasi yung kasi mga account ko, sir, wala natin akong Facebook ngayon, sir. Kaya nga, chairman, ang tinatanong ko kanina, hindi masagot-sagot mo at ng ate niya. Kasi ang gusto niyo itumbok dito ay may kagagawa nito si Maricris mismo. Bakit sisiraan ni Maricris yung kanyang sarili sa social media? Hindi ko rin alam po, sir. Chairman? Pa, sir. Ayusin na lang po natin to. Huwag natin palakihin. Ibura na lang po yung dapat mga burahin. Pwede ba, chairman? Yun ang gusto ko po, sir. Kaya masaya ako na napunta dyan, nagreklamo siya para maayos din namin to. Kasi noon, sir, hinihingi ko yung password ko at saka Facebook ko, sir. Kasi maraming nagpuntak sa akin noon kasi matagal na yung Facebook ko po. Tapos, yun, siya pa rin nagagamit. Kaya nga yung mga nagagalit yung council ko kasi sa GC namin, sir, eh, nagtakas lang kasi nag-operate ako sa farm machinery namin kasi ting harvest ngayon. Eh, bakit daw nagbaba yung mukha ko? Ngayon nagalit yung mga council ko, sir. Kasi sabi ko, i-block nyo yan kasi hindi na ako nagamit yan, matagal na. Walang mulang problema sa akin, sir. Gusto ko ayusin to, sir. Ingon si Kapitan Bisaya din si Maricris. Si Maricris ba ito? Nagawad ko po yan, sir, si Mirna. Okay. Si Mirna is Bisaya. O, si Mirna po, opo. Oh, ito na, oh. Ingon si Kapitan nga baga di na siya og nawong. Bagag nawong. Liwat siya yung mas kapal daw mukha ni chairman. So, chairman, pag-ayusin ko na lang kayo siguro. Itong dati mong girlfriend. Yun, sir. Maganda yun. Okay. Maricris, ba't kumakampi kay chairman yung ate nyo? Kasi niya po nakapangalan yung padala ko kay chairman for 2 months. And then may utang po siya sa akin na hindi niya rin binalik. Sandali lang, Maricris, kakausapin kayo ni Shari. Hanap kayo ng magandang signal off-air. Okay? Para subukan natin ayusin to. Chairman, kausapin kayo ni Shari. Ano po? Mamaya konti, sige. Ha? Huwag iba ang telepono. Sir Chris, kung ano mo yung nangyari, pass na yon. Para ang akin lang ngayon, eh, wala na yung ano yung nangyari, kung ano yung mga ano sinasabi mo, or ano nasabi ko, ayusin natin to. Kasi sarili natin ang mapiktuhan eh. Ako rin, ayaw ko rin na ganun. Tapos ang hihingin lang po sa'yo, yung account ko at Facebook ko na sana, ibalik mo na naman yung Facebook ko po. Sa akin po, okay naman na po yung nangyari na nahimik na nga po ako kasi 1 month na yun nakalipas eh. Pero yung sinasabi po ng mga kunsihal niya doon sa group nila no frontliner na sinabi daw po ng kapitan nila na malandi daw po ako tapos ako daw po yung
habol ng habol sa kanya, wala daw po akong hiya. Doon po ako nag-react, doon po ako nasaktan kasi nanahimik na po ako. Ako na nga po yung naloko, tapos ganun pa yung sinasabi niya sa mga tao niya. Ah, wala na. Inano ko na yung mga pinsel ko na, kakausapin ko. Ikaw kasi huwag ka kasing chismoso kasi kapitan ka, dapat ikaw yung nag-aayos ng barangay mo, hindi yung ikaw pa yung number one chismoso. Sa totoo lang, Marie-Chris, hindi ako chismoso. Totoo lang, hindi ako chismoso. Bakit sinabi mo sa kapitan mo ay sa konsihal mo na malandi ako? Hindi ka nga nagpo-post pero pinagkakalat mo sa mga konsihal mo, sa mga tao mo sa barangay na ako malandi ako. I never kitang nilandi, di ba? Ikaw yung lumapit sa akin. Wala ka naman binigay na kahit na piso sa akin. Wala ka naman binalik na ni piso na nahimik lang ako. Tapos kung ano-ano pa na makapal daw yung mukha ko kasing kapal ng bilbil ko. Inaano ba kita? Iwan ko nga bakit na reaction nila yun. Kasi ang akin lang, i-clear ko lang. Ang pera mo, natagal ko nang binigay sa ate mo. O gawas, labas bakit na ako doon. Bakit wala nakarating sa akin? Kaya yung mag-usap sa ate mo kasi labas na ako doon. Para lang matapos na to, gusto ko kasi dito sa, kaya nga po kayo lumapit kay Idol Rafi, para matapos na po ito. Ano po ba yung gusto nyong mangyari at yung mga papangako nyo sa isa't isa na hindi na ito mauulit? Pero bago nyo sagutin yan, baka may chance pa kayong dalawa. Wala na po ba? Ayaw ko na pong magkabalikan kami ulit kasi may mga masasama ng nakaraan tapos mahirap na. Ayaw ko na pag-usapan yun. Ang akin lang, Marie-Chris, kung ang pera hindi mo natanggap, ay alam mo naman siguro pagbigay ko sa, alam mo naman yun kasi pinapaalam na yun sa ate mo at sa kuya mo na sila dalawa binigyan ko sa pera mo na pinapahira mo. Hindi na rin naman ako sa'yo makikipagbalikan kasi manghiram ka na naman. Oy, hindi ako nanghiram ko sa mo binigay. Pati nga yung birthday ko, nagpa-surprise-surprise ka tapos ikaw yung nagpo-post na ganun-ganun. Pasensya ka, sorry, pero ako mag-sorry ako. Tama na Marie-Chris, ang ano na dito. Hindi, wait lang. Ano na lang po yung gusto niyo mangyari? Walang problema yun. Kung ano yung nasabi sa council ko, mag-hihingi ako ng sorry. Kasi siguro hindi na mapigilan yung mga sa loobin nila. Ako yung mag-hihingi ng sorry. Tapos pagsabihan ko yung mga council ko na huwag na, tama na, itigil na. Tapos ang hihingi ko lang po, ma'am, yung account ko na ibalik kayo po. Okay. Yung doon sa 10,000, Kapitan. Bayad na ako doon sa atin niya kasi ang atin naman niya nagbigay sa akin noon. Pira na 10,000, binigay ko rin sa atin niya. Ma'am, naibigay na po pala sa inyo ni Chairman yung 10,000, tama po? Apo. Okay, bakit hindi niyo pa po naibibigay kay Marie-Chris? Ay ma'am, ganito po yon. Ang binalik ni Chairman sa akin is 7,000. Yung 7,000 na yon ma'am, pina-stay niya sa akin kasi yon ang pinagastos niya sa akin sa pa-surprise niya kay Chairman nung birthday ni Chairman nung September 21. Oh. Ma'am, tapos ngayon naghahanap siya ng pera niya. Nandiyan naman lahat ma'am ang resibo na pinamili ko nung birthday ni Chairman ah. Hindi ma'am, hindi. Sa totoo, matagal na si Chairman nakabayad sa kanya. Pero sa amin, kami na ang nag-uusap ng kapatid ko niyan. Si Marie-Chris ang nagsabi na pabirthdayhan niya si Chairman ma'am. Ma'am, ako ayaw ko na kumampi kung saan. Sa tama lang po ako ma'am. Sa tama lang ako. Ma'am, bayad naman na po pala. Ano pa po pala yung pinoproblema niyo ma'am? Bayad na po, hindi ko po pinabirthday kay Kapitan yung 7,000 na yun. Sinungaling ka! Napakasinungaling mong bata ka! Ikaw yung sinungaling dyan. Anong tingin mo sa amin? Gagawa na lang kami ng pinto na hindi mo inuutos? Nasinid niya sa akin kung magkano lang. Napakasinungaling mong bata ka! Karmahin ka! Mamaya, pagkakarmahin ka! 1,000 lang naman po. Ang napakasinungaling mo! Lalapit-lapit ka sa rapitol po tapos kasinungalingan mo. Ang tindi! Ang tindi ng kasinungalingan mong bata ka! Ma'am, hindi po ako ngayon, alam na nila, kung bakit ako kumakampi dito sa taga amin. Kasi alam ko kung ano nangyayari. Alam ko kung saan napupunta yung pira mo. Alam ko kung saan mo ginastos yun. Tapos ngayon sisingilin mo, bibigyan mo kami ng kahihiyan dito? Ano ka ba? Tao ka ba? Ma'am, tsaka po yung kapatid ko. Huwag kang ganyan, Marie-Chris. Alam mo yan, nabayan na si Chairman. May baboy ka dito, may pahulugan ka dito, may pautang ka dito. Anong hinahanap mong pira? Ha? Ang kapal ng mukha mo, ha? Ma'am Marie-Chris, ganito. Ito po pera lang. Pero ma'am, pati ang pamilya mo, pati yung kapatid mo, ma'am, naaapekto mo na dito. Okay? So ayaw ko naman na mag-away-away kayo dahil lang po sa pera.
Ang gusto ko sana, ma'am, mag-ayos kayong dalawa at mag-ayos din po sila ni Chairman. Okay? Sa akin lang po, ibalik na nila yung pera sa magulang ko. Tapos na po. At saka hindi po ako nag-add ng kahit na sino-sinong tao sa kanila at nagsabi ako ng kahit na anong masasakit na salita. Never ko po ginawa yun. Alam po na mga taga dyan at wala akong friends na taga dyan sa kanila kundi yung chairman lang na yan. Yun lang po. Ang sa akin lang po, ibalik lang nila yung pera at saka hindi ko po sila ginugulo. Sila lang naman po yung nagpapakalat doon sa lugar nila na ako daw po ganto malandi or kahit na makapal daw po yung mukha ko. Ma'am Gina Lynn and Ma'am Marie Chris, siguro off-air pag-usapan niyo po yan dalawa magkapatid kasi ito po ay away pamilya at away pera. Okay po? At dapat po kayong dalawa lang po ang magre-resolba niyan. Yung sa amin lang ma'am, sana po magkaayos kayo. Pero gusto rin sana namin na magkaayos si Chairman at si Marie Chris. Chairman, ibalik na lang daw yung pera. Okay na ma'am, sabihan ko ang atin niya ma'am kasi nandun naman yung pera niya binigay ko sa kanya eh. Ganito gawin mo chairman, kunin mo yung pera kay ma'am Gina Lynn, yung utang mo kay Marie Chris, okay? Tapos ibalik mo dun sa pera niya, sa pamilya niya. Okay chairman? Opo, opo. Tapos ngayon, yung post na yon i-down nyo na. Kung sino man po ang may pakananon, i-down nyo na. Kasi sir, ipapalocate po namin yan sa CIDG kung sino man po yung nag-post niyan. Opo, ma'am. Wala nang parinigan sa social media. And ma'am Marie Chris, wala nang pakailamanan ng social media, ma'am, ha? Mag-sorry ka na at mag-goodbye ka na kay chairman. Sana wag niya nang gawin man yun. Kung makakarelasyon niya, wag niya na pong gawin sa ibang babae kung ano yung ginawa niya sa akin. Yun lang po. Marie Chris, sa totoo lang, masaya ako na nagkausap tayo dito at least at may witness tayo na ngayon wala nang ano sa social media. Kaya lang po at sorry kung ano yung nangyari. Chairman Dalagan, maraming salamat po. Ate, ganito ha. Yung pera ikukunin ni Chairman kay Gina Lynn. Pero ma'am, wag na lang po sana natin nabiglain. Kasi ngayon po talaga ang mga tao ngayon ay dumaranas po. Kumbaga mahirap po ang dinaranas dahil sa pandemic. Tapos ma'am, ibigay nyo na din po kay Chairman yung kanyang account para po maka-access na siya sa Facebook niya. Okay ma'am? Opo, wala pong problema. Maraming salamat po Ma'am Marie Chris and ingat po kayo dyan sa Dubai. Maraming salamat po kay Sir Idol Rafi kasi hindi ko po talaga ina-expect na masusolve po yung problema ko kasi hindi ko po alam kasi malayo po ako. Thank you so much po Sir Rafi. Mga kapatid, meron na po tayong 16.9 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.